Hi guys, and welcome back to our channel. So for today's video, I'm gonna be sharing to all of you how to report your marriage when you're abroad, like here in the US. So first, magpunta muna kayo sa website ng Philippine Embassy. Sorry, natatawa ko sa sarili ko. Ayan, punta muna kayo doon and then i-click nyo yung consulate locator, if I'm not mistaken. Basta i-click nyo doon kung saan yung mga state na may Philippine consulate or Philippine embassy. Hindi ko alam kung tama yung Philippine embassy, pero alam ko Philippine consulate yun. So ayun, okay, so kung nasa Oregon ka nakatira, ang consulate na nakakasakop sa Oregon is sa California, so dun mo isi-send yung report of marriage mo. So ano bang mga requirements and saan makakakuha ng form? Of course, yung form, pwede mong i-search yung Philippine Consulate in San Francisco, California. Ayan, may lalabas doon na website ng embassy or consulado sa California. I-click mo yon and then automatic doon may lalabas doon na kung anong gusto mo, kung magre-report of marriage ka, kukuha ka ng passport or birth certificate or ano man yung kailangan mong i-request, meron doon, and then i-click mo lang yon and then may lalabas na doon na link na pwede mo nang i-download yung form. So okay, download mo na ngayon yung form. This is based on my experience, guys. Kasi today, actually, galing kami sa bangko, nagpa-notarize kami ng paper. Yes, kailangan ipa-notarize yung form sa bangko. And depende yun sa bangko na meron ka or yung asawa mo kung may bayad siya or wala. Okay, so ano bang mga kailangan i-include pag magre-report ka ng marriage abroad? So, first, kailangan mo na ang cover letter. Cover letter na nagsasaad na nagre-request ka na mag-report ng marriage nyo. And then, nakalagay sa cover letter yung fee, which is $25. And then, five original copies of the notarized form. Yun yung form na dinownload mo from their website. Take note lang guys, pwede nyong fill upan pero huwag nyo munang pirmahan. Pirmahan nyo siya dun na sa bangko na pagpapanotaryuhan nyo. Yun. Kasi ganun yung experience ko. And then, kailangan ng isang original copy ng marriage certificate nyo and then 5 copies ng marriage certificate. And then, passport bio page nyo ng asawa mo. 5 copies din. And then, birth certificate mo, ikaw, yung Pilipino or Filipina, 5 pieces din na copy ng birth certificate mo. And then, ano pa ba? Kailangan mo mag-include ng money order or check na naka-address dun sa konsulado na yon, na ang ilalagay mong amount is $25. I-include mo yun dun sa papers mo. And then, mag-a-add ka rin ng isang self-return and envelope. Kasi, pag na-process na nila yung paper mo, isi-send din nila yun sa'yo, pabalik. So, kailangan meron kang naka-include na envelope doon kung hindi tatawagan kanila. Tapos, magpapadala ka ng envelope. So, hassle, diba? Kaya, i-include mo na. So, ilalagay ko sa baba yung mga yung link kung saan nyo pwedeng ma-download yung form and ano pa ba. I-update ko kayo kung gano'ng katagal bago makuha or matanggap ulit yung paper na galing dun sa consulate. So,
update ko kayo guys kung kailan ko siya ma-receive. So, ayun lang. If ever may questions kayo or may hindi ako nabanggit sa video na to, just comment dyan sa baba and then I'll try to, you know, answer with the very best I can. Alright guys, thank you for watching and don't forget to hit like and turn on your notification bell para lagi kayong update. So, that's it. Thanks for watching.